magandang araw po sa ating lahat sa ating mga ka-batchmate at classmate. Naku po, napakatagal po ng araw bago po muli tayo nag-vlog sapagkat marami po tayong ginawa, umatid tayo ng kasalakong sa'yo, katalaking surprise tayo ng mga birthday. So, ganun po ang mga nangyari. Pero ngayon po, nagbabalik po kami ngayon sa ating unang bagong challenge para sa taong 2023. Padali na padali ang mga tanong at pagaling naman ang pagaling ng mga bata na sumasali. So ngayon po, bibigyan po natin ng pagkakataon pong makapag-bound challenge po yung ating pong mga anak po ng mga taga-Sitio Aklaya. Sapagkat sila po yung iba po yung mga anak po ng mga mangingisda, minsan malakas yung dagat, alon hindi makapangisda, kaya kahit pa paano makakatulong. Okay, before anything else, I'd like to thank po kay Kuya Tupin po, kay Kuya Christopher Atienza Jola. Siya po ang sponsor po ng ating bagong challenge. Naku po, ang dali-daling napitan. Sabi ko lang, Kuya Tupin, baka naman pwedeng bigyan mo naman baong naman yung mga bata na aming isasala sa bagong challenge. Automatically, bigay ka agad! Thank you po, Kuya Tupin. So, okay, so may mga nagpapa-shoutout dyan. So, next time, isa-shoutout po kayo. Pero okay, so ngayon po, sasalang sa ating bagong challenge na ako po. Last year pa siya naghihintay. Pero ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon po ng makapag-bound challenge. Kasi nga, dahil nga sa sobrang busy ang inyong batch, ka-batchmate at ka-classmate. So narito po ngayon, palakpakan po natin si Cheryl or kilala sa pangalang Tisset! Ako po, ito sa mga boses mo ha, dahil medyo manina pang audio natin, okay. So, gusto ko pong sabihin sa inyo at ibigay sa inyo yung konting information tungkol po kayo si TC. Si TC ay isang pong anak po ng dating mangingisda, pero ngayon caretaker na ng isang resort. So, pero hindi naman ganun pasapat yung kanilang kinikita para makapagbaro ng malaki yung si TC. TC, okay, ano ba gusto mo tawag sa'yo, TC or Cheryl? Ay, Cheryl! Cheryl, pero mukhang lalaki. Charin. Okay, ilan kayo magkakapatid? Ah, lima. Pang ilan ka? O, pangatlo. Ito yung parang ilan ka na yung tinatanong. Magkano ang baon mo? 20 pesos. Maghapon na ba yun? Oh, may, pero may maluto ka. Ah, may maluto ka. Anong karaniwang pagkain ng maluto mo? Manok? Hotdog. Lakasan mo yung boses mo. Ah, manok at hotdog. Pero karaniwan, ano yung palaging kulang? Ah, ganon, itlog. Parang kung si ano, yung isa sa mga nakabaon challenge nga ng itlog, si Glider, Diyos ko po. Si Glider na pinanganak ng itlog. Diyos ko po. Wala naman problema sa itlog kasi nga, gusto yung man nilang magkulang ng masarap, gusto yung man nilang magmasarap na maluto, eh, ayun lang ang kaya, di ba? At least, nakapasok sila, hindi sila naka-upset. Ayun ang importante sila. Tama po. Palakpakan natin si Cheryl. Ilan ba ang Cheryl? 11 at nasa? Anong baitang ka na? Grade ano? Ah, grade 3. Okay. So, medyo may edad ng unti si Cheryl. Hindi akma yung kanyang edad sa kanyang baita. Tumigil ka, no? Bakit ka tumigil? Natakot ka sa teacher mo, bakit? Aswang ba to? Chari! Chari, tinak po! Ano ba yun? Bakit ka natakot sa teacher mo? Nangangain ba yun? Ano? Ganyan? Karin lang. Okay. So, pero ngayon, okay ka na. Hindi ka na natatakot. Okay. Bago natin simulan ito, may mga nagpapa-shoutout po sa ating pong kasamahan po at anong magigilaw natin ng mga ka-batchmate at ka-classmate na viewers. Ate Emily Bulato po say thank you very much po. Ayun po yung nakalang po ang napasurprise po yung sa kanyang una sa Batangas meeting kay Mami Levy. At isa, estudyante ko dati na si Adrian Kizanya. Nako, napapashout at ayun na, sinakot na kita. Okay, so galing na po tayo ngayon, sisimulan na natin ang ating bound challenge questions. Siyempre, nandito pa rin si Cheryl o tinatawag natin yung TC. Pero ang gusto niyang tawag ay Cheryl. Okay, Cheryl!
mamili ka ng mga katanungan kung anong unang gusto mong bakod na ibibigay sa'yo. Mamili ka dyan. Anong gusto mong una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima? Una! Okay! Narito na po ang katanungan! Diyos ko, kung pineapple juice! Okay. Nag-aaral talaga kayo? Ha? Nag-review kayo? Okay. Madali na lang yung matanong dito eh. Tulad dito, ang unang katanungan ay sa mathematics! Okay. Ready? The question is, napakadali naman ito kasi since grade 3 ka, dapat master mo na yung multiplication na 8 times 8. Okay. Ulitin ko ha. Wow, bilis ha. Mukhang matalino ito sa pera eh. Kapag sa pera, talino niyan eh. Hintayin mo ako ha. Kasi baka mamaya, saan ka sagot mali. 8 times 8. 5, 4, 3, 2, 1. Pakinig ka sa instruction! Pagkatapos mo, di ba? Okay, sigurado ka? Okay. 64. Ito pala, 64. Challenge lang. 64. Tinulang ka lang isa. Sure ka, 64? Correct! 64! Okay! Talitanggino ng mga bata ngayon sa bakod challenge. Okay. Ano na lang naman mo? Correct ang unang mong sagot. Malagpagin magandang ka sa talaga sa math? So, ano yung favorite subject mo? Nakasan mo ang boto? A division. Subject, anong gusto mo? Ano ba? Math? English? Ano? Math. Magandang ka talaga sa math. No? Pati nga lang mga daliri mo. Okay, magandang ka dyan mag-multiplication. Okay. So, next question! Ano na tayo? Pamili ka! Hala, sunod-sunod! So, siguro, pangatong... Pwede mo naman pag-jumbling yan eh. Okay. Okay. Ito ang katanungan. Cheryl! Ang pangalawang katanungan ay... Anong vitamina ang sikat na matatagpuan sa mga maasin na prutas tulad ng manggang-ilaw, dalandan, orange, o pongkan, o basta mga ano, pinaka... May mga iba't iba din siyang content na mabitamina, pero sikat na sikat siya sa mga maasin na prutas. Okay, bibilang ako ha, hintayin natin ha. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, anong sagot mo? Nakasan mo? Vitamin C. Vitamin C. Sure ka na ba? Ang tanong ay Tagalog. Dapat ang sagot ay Tagalog. Ang sagot ay... Vitamin C! Correct! Okay! Diyos ko, kung pala ako dito, unang taon. Mga bata talaga super galing. Super galing mag-review. Okay, kasi katabi ko nga sa kanila mag-review sila kapag may questions. Dahil sila yung mga sasalan sa mga ano. Mag-review naman talaga sila. Super review ko talaga. Ano nakaraan kasi, nagpakita pa talaga sa akin ng libro kung ano pa yung re-review. Hindi ba? Sabi ko na ako, dyan ako kukuha ng mga tanong ko. So talaga nag-review talaga siya. So iba't ibang subjects. Okay, tatlo na lamang po yung natitira natin katanungan. Okay, sana galingan mo ha. Sa pangatlo lang po tayong katanungan. Ako po, napakagaling talaga. Sobra. Okay, so sa mga tatlong natitira na yun, ano yung pipiliin mo? Oy! Hindi nyo nasunod-sunod. Halika siya. Kaya katanungan ay galing sa gitna. Oh my God! Nakuha mo ang bonus question! Gusto ko kapag hindi mo ka napag-pupumpay apple juice. Naku po! Ibibitin kita doon sa harap ng room ninyo. Ang bonus question natin ay, sino o ano ang pangalan ng iyong advisory teacher? Napakadali lang ito ah! Naku po, lakasan mo! Dapat proud ka! Okay, bonus question. Sino o ano ang pangalan ng iyong advisory teacher? 5, 4, 3, gusto mo sumagot sino? Abby Ruth Aliwalas. Ma'am
Abby Ruth Aliwalas, kung nanonood ka man po, ayun po ba talaga ang yung tone na pangalan? Correct! Yes! Okay! Ayan na, tatlo na! Tatlo lang yung bagong gusto pong iuwi. Ano ang sabi mo? Thank you po. Kinakabahan ka pa rin ba? Dalawa na lang yung tan... Naku, dalawa na lang Sherry, oh. Anak, titi. Naku, tingnan ko naman sabi, titi. Dalawa na lang. Sino alin dyan ang pangalawa sa huli? Uy, huli. Okay, ready! Ready tayo sa pang-apat na question! Para sa bang challenge ni Sherry, oh. Naku, baka papakin mo yan, ha? Pag-uwi mo, pang-bukta mo kagad yan, ha? Araw-araw, pa-surprise yan, dapat bubukukuha ninyo isa-isa. O kuha ka dyan, ito ang bagong gusto. Ganun dapat ang gagawin mo. Ha? Hindi pagdating sa bahay, pagbubukta mo yan, papakin mo na lahat. Eh, linggo pa lang naman yung pagdating na business, wala ka ng bagong. Tsara yun. Okay, hindi kasi, gusto ko ganda kasi ngayon, sabi niya nga 20 pesos ang yung bagong niya, at kahit pa paano, may maluto siya. Yung 20 pesos, hindi niya na mag-gasos, ito na lang yung kakainin niya. Ako po, masustansya po yung mga nandiyan pong pagkain na inilalagay natin, hindi po mga chichirya. Ayan po, eh, talagang dekalidad na pagkain po na sabihin na natin na tinapay, na may vitamina po. Meron po mga Pinoy seal na vitamins and nutrients na matatagpuan po talaga dyan. Okay, para sa pang-apat na questions! Ready! Kaya sa mga gusto niya mag-sponsored, don't forget, give kayo ng mga stars din dyan kung nanonood po kayo sa aking reels. Sa YouTube po, subscribe, share nyo, at ipapalo nyo po sa iba para po marami pa po tayong mabigyan at mapakain na bata sa ating Bang Challenge. Okay. Ready? Nasa po ang sabi ko, kung alam mo ha. Kung hindi, hindi ka pa nagamit ng choices eh. Bibigyan ka ng choices pag pipilihan kapag hindi mo talaga alam. Okay. Ang tanong ko, anong sikat na anyong lupa ang matatagpuan sa probinsya ng Bohol? Ulitin ko po ang tanong, medyo nakakadito to. Anong sikat na anyong lupa ang matatagpuan sa probinsya o lalawigan ng Bohol? 5 4 3 2. Naku, baka ka-batchmate at classmate. Di ba ako tapos ako? Sabi ni Richard. O ba ano-ano ng muso? Parang pat ng manok? Alam na alam ba ang sagot? Sige nga, pati ba ang sagot? Chocolate. Ah, chocolate! Yes! Chocolate po ba talaga? Sure ka na ba? Sure? Paano nasabing sure ka? Sige. Bakit mo nasabing sure ka? Napag-alala ko ba to? Okay. O sa bagay, 11 years old ka na, nasa grade 10 ka pa rin. No? So, paulit-ulit lang yun, di ba? Chocolate Hills. Or Burol. Na mga, Burol lang, ano ba? Burol lang mga chocolate. Correct! Correct! Nagulat ka ba? Correct, Cheryl! Ayan na yung vouch. Apat na lang. Ay, apat na lang. Kuha ba? Isa na lang. Okay. Sana lang, Cheryl, ako po. Ayan na, kaya po lima yan kasi limang araw ang task natin, di ba? Sa school. O araw-araw may pang-bound ka na, di ba? Okay, kinakabang ka na. Last question na natin. Ha? Worth it ba yung pagre-review mo? Okay, worth it. Siyempre, wala ka ng choice. Ito na ang huling katanungan na. Sarap. Okay! Cheryl, ako po. Ilang beses ka na nag-grade 3, ha? Tagal mo nag-grade 3, palagi nyo itong pinag-aaralan. Sa sibika at kultura. Kung di man sa sibika at kultura, sa Filipino to, at daan mo. Okay. Mabigat po ito kasi talagang inihanda po natin ito na may pagmamahal para po talaga lahat ng mga bata papasok eh talaga namang makakatulong sa kanila kapag liba po nakakumakain sila. Kasi nga, di ba yung iba, kulang sa mga nutrients, sa mga kinakain nila, gusto pa nila mag-recess. Pero ayun nga, sabi ko nga po sa inyo, hindi po sapat ang kikita ng mga magulang nila para ibigay sa kanila. So ito po ngayon, kahit pa paano po makakatulong po mga kabatch kita class. Okay! Baka mag-iyakan pa kami ni Sherry. Ang tanong, sino ang tinaguriang
ama ng wikang pambansa. O yung ating wika ngayon ay Tagalog o Pilipino. Filipino, alam mo, sure ka? Si PBB, BBM ba? Si PRRT? Si Emilio Pinalgo? Si Gloria Arroyo? Si Cory Aquino? Sergio Smeña? Sino? Hoy! Manuel Quezon. Manuel na papa... Si Manuel El Quezon. Manuel El Quezon. Manuel Luis Quezon. O, tama-tama na taga Quezon tayo. Ipinangalan yung ano, no? Yung probinsya na to sa pangalan niya. Manuel... Correct! Correct! Yes! Correct! Tumayong ka, nakuha mo na ha. Ano ba sabi mo sa ating mga viewers? Maraming salamat po sa mga naninoon. Dami ko ang Subscribe! Nakinakabahan po siya kasi nakuha niya. Yakapin mo naman lang ang inyong prizes. Yes! Thank you very much po. So, marami pong salamat po. Sabi nga niya sa mga surprise. Tax mo lang subscribe po. Magpatuloy po kayo mag-subscribe. Sabi sa reels po, panoorin niyo po ako. I-follow nyo, i-subscribe nyo po, magbigay naman po kayo ng, kung gusto ninyo, kung pet nyo magbigay ng stars. Thank you very much po. Sabi ko nga po sa inyo lahat, kami po ay bukas sa mga sponsorship. Thank you very much po, para po sa mga bata rin po na yung mga kahit papaano ay matulungan natin. Maraming po salamat. See you soon po. Thank you. Abangan po ninyo ang ating high school edition. Thank you. Bye-bye, guys.